ganda dito no Roxy. Dito sa spot na to. Jace, picturean mo nga ako dito. Parang ganda yung ano eh. Upload sa IG. Ayan o, ganda o. Jace! Bu! Jace naman o, naliligaw na nga tayo dito eh. Hindi, malapit na tayo. Pamilya na nga sa akin itong lugar o. Ayoko nang kama ka. Ang sakit-sakit na ng pako kanina pa tayo naglalakad. Ang dami-daming lamok. Saglit na lang, malapit na tayo. Saglit nga lang, malapit na tayo. Ba't ba tayo kuminto, Reggie? Oo nga. Para na nga, Lara, kaulan na nga tayo. Nakulobot na ako. Kainis, asan na ba tayo? Ano ba yun, Lara? Ba't mo ba ako tinatawag? Ha? Biro lang ganyan. Kainis. Saan tayo? Ano bang lugar to? Lara! Hiro ko, yan na naman siya. Seriously, guys? You're making fun of this? Mga matatakotin. Matatakotin talaga. Hindi mo na nga alam kung nasan tayo eh. Kainis, saan na ba tayo eh? Ano ba, Reggie? Malapit na ba tayo sa bahay? Wait lang kasi. Alam ko malapit na. Bye! Ayun yung dapat pupunta natin. Tara, kaya mo ba? Sino ba ako siya, Jace?
Kinawa namin sila mahanap. Lady, saglit! May multo dito! Bak lady ba yun? Diwata! Pero ang pangit niya! Kaya ako malimak nga. Sagat ako, sige lang natin mahanap. Paano ako kakalma sa nakita ko? Lolo ko ata to. Oo nga, kamukha mo nga eh. Roxy! Roxy! Nakita ko si Jay. Saan? Nakita ko siya dun sa gubat. Sinaratan siya ng multo. Tinawa mo nga muna. Nakita ko siya. Pero hindi ko alam. Basta sinasaktan siya ng multo dun sa gubat. Kaya tumakbo ako, hinanap ko kayo. Buti na lang nakita ko kayo. Alam ko may malapit ang Agulario dito eh. Pupunta na ba tayo sa Agulario? Alam niyo, sa tingin ko dapat pumunta talaga tayo sa Agulario para malaman natin kung anong nangyayari sa atin. Tsaka para matapos na rin itong panggagambala sa atin ng mundo na yan. Tara na, pumunta na tayo sa Agulario. Tama. Ali! Magandang gabi po, Ali. Pwede niyo po ba kaming tulungan? Parang awo niyo na po. Kailangan po namin ng tulong niyo. Sige na po, ma'am. Parang awo niyo na po. Yung kaibigan namin. Bakit kayo naparito? Gabing-gabi na. May multo po kasing gumagambala sa amin. Sino ang nagpaparamdam sa inyo? Eh, ayun nga po yung gusto naming malaman eh. Sino po siya? Bakit po kami? Bakit sa amin po siya nagpaparamdam? Kaya parang awo niyo na po. Tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng tulong niyo. At saka hindi lang po siya nagpaparamdam sa amin. Sinasaktan niyo po kami.
Maraming salamat. Nagabala ka pa. Nako, wala yun. Halika at tumain na tayo. Nako, tigilan nyo nga ako sa kaharutan nyo. Halina, tumain na tayo. Dati't kong balang sa'yo kung gano'n kita minamahal. Nais kong maramdaman mo kung gano'n ka ka-espesyal at ka-importante sa buhay ko. Kaya ito, simbol na lang aking pamamahal. Isang magandang pintas para sa magandang binigay niyo. Napakaganda nito, Carlos. Maraming salamat. Ating gabi, sa malaking puno sa may kakakuyan malapit sa aming tahanan. Iniimbitahan kita dahil may gusto kong sabihin sa'yo. Bakit hindi mo pa ngayon sambitin? Nais kitang surprisahin. Hihintayin kita, ha? Pangako, makakapunta ako. Napakaganda naman ang kwintas na iyan. Mukhang mamahalin. Ito ba? Sige ito sa akin ng aking nobyo, si Carlos. Hindi mo talaga maitatanggi na mahal ka ng iyong nobyong si Carlos. Oo nga. Napakaswerte ko sa kanya. At sabik na akong makita siya muli. Nakita mo ba yung babae niyo? Oo nga. Kanina ko pa yung pinagmamasdan. Ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Oh, makakaisa na naman tayo ngayong gabi, ah. Tara, hindi natin. Sandali lamang, binibini. Ano bang ipaglilingkod ko sa inyo? Ano naman ginagawa niya sa magandang binibini sa gitna na dalawa? Meron lamang ako kung para koonan at kung inyong mararapatin ay kailangan ko ng umalis. Sandali lamang, Binibini. Meron lamang kaming hihilingin sa'yo. Huwag ka nang magtangkang lumaban pa, Binibini. Maawa po kayo sa akin! Huwag po! Huwag niyo po itong gawin sa akin! Pakiusap, hindi po ako matusumpang! Ma! Maawa! Dahil po sinasabi!
Kaya pala ganun na lang yung galit ng multong yun. Pero bakit kami? Bakit sa amin siya nagagalit? Bakit hinahabol niya kami? Nagambala niyo ang katawan ng kanyang pinagliberal at kinuha niyo ang importanteng bagay na pagmamayari ni Gisela. Ara, yung hawak ba ni Jason na tura ko siya? Parang may napurot kasi siyang pinta sa gubat. Oo, tama. Parang huling kita ko kay Jace. Nung natumba siya, hawak-hawak niya yung kwintas na yun. Oo, tama. Adi! 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 Hey! Pre! Ay! Ito na naman ako. Amo, bro. Ano mga habol sa akin? Ano mga habol sa akin? Hey! Ano ba yan? Asaan ang kwintas? Ang kwintas? Pre! Pre! Ang simbol lang aking pagmamahal! Pagmamahal! Asaan? Ah! Ito ba? Ito si Reddy! Dahil doon, kung bakit siya nagpaparamdam sa inyo. Ako? Bakit po? Kawangis mo ang minamahal ni Giuseppe. Si Carlos. Si Lolo? Lang, di ba may nakita tayong picture kanina sa bahay? Ano kamukha ko? Oo, tama. Yung picture ng lolo mo. Akala ko nga ikaw eh. Ibig sabihin mo, uwi ng lolo ko ang babae ng lolo ko sa atin. Si Giuseppe? Emilda! Itatanong ko lang sana kung nasaan si Giuseppe. Hindi ba't kayo ang magkasama kagabi? Hindi siya dumating sa aming usapan. Matagal ako naghintay, ngunit hindi siya pumunta. Magkasama kami kagabi patungo sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya pumunta kagabi. Mula kagabi ay hindi pa kayo nagkikita? Hindi pa. Tagaan nyo! Pakita ko ang kaibigan niyo. Jace! 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 Kayo. Hindi yan ang kaibigan nyo. Isa yung multo na nagwawangis bilang tao. Tara na! Tara na! Reggie! 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 Saan ka pupunta? Pupunta ako doon sa bahay. Kukunin ko yung picture.
Alam ko mahal-mahal mo ang lolo ko. Wala ko yung masamang intention sa'yo. Gusto ko namin tulungan. Para mapalaya na ang kaluluwa mo. Nakita namin ang pagmamahal mo kay Carlos, ang aking lolo. Ang litratong ito ay hawak niya noong kayo ay magkikita. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon upang maiabot ito sa iyo. Para sa iyo ang guhit na ito. Para sa tuwing ito ay yung pagmamasdan ay maaalala mo ako. Ibibigay ko sana ito sa iyo noong tayo ay magkikita. Bala ko na rin sana sabihin na gusto nakit ang pakasalan. Ngunit hindi na tayo nakita. Hindi ko man kitang napagpuan. Talumpay ka naman na makita ko na sa anak ko. Patawad sa lahat ng pinagdaanan mo. Ang nais ko lamang ngayon ay maging masaya ka. Mamahalin kita magpakailanman. Pati ito sa mga oras na ito ang katahimikan mo. Mananatili ka sa aming puso, Josepha. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Maraming salamat. Ang nais ko lang sabihin sa iyo ay lubos kitang minamahal, Carlos. Sana masaya na sila magkasama ng dalawa. Grabe yung pangalam nila. Hanggang dulo. Naniniwala ako na makakatawid na si Josepha sa kabilang buhay. Dahil wala na siyang sama ng loob. Pero kahit papaay, may mga natutunan din tayo sa mga. Dahil dyan, deserve natin kumain. Saan niyo ba gusto? Basta dun sa wala tayong magagambala, ha? Oo nga, tara.